Sabay-sabay po nating basahin, Roma chapter 11, verse 1 hanggang 6 po. Let's read. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa ay pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyos ang si Baal. Ganoon din sa kasalukuyan. Mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Amen po ba? Ngayon po ang mensahe po natin ay God's remnant. And I do believe po na we are called as God's remnant po. According po sa scripture reading na binasa po natin, sa simula pa lamang daw po tayo daw po ay tinawag po ng Diyos na kanya pong mga remnant. At naniniwala din po ako na you are very familiar sa word na remnant, tama po ba? And since from the beginning na tayo po ay tumanggap kay Kristo sa pamamagitan po ng ating pong pastor, sa pamamagitan po ng pag-e-ebanghelyo, lagi na po naitatak na po sa atin na hindi lang tayo mga anak ng Diyos, pero we are also called mga remnants. Kaya sa simula pa lamang po, we have this identity bilang isang remnant po ng Panginoon. At ito po yung itinatak po sa atin po bilang pong kanyang mga anak. Hindi lang po tayo tinatawag na kanyang mga anak, pero tinatawag rin po tayong mga remnant. Amen po ba? And kung titignan po ninyo yung definition po ng remnants sa dictionary, ay meron pong like negative negative explanation, pero according po sa Biblia, ang mga remnants daw po ng Diyos ay kanya pong mga pinili upang gawin ang napaka-importanteng bagay na iniatas sa kanila po ng Panginoon. Sa madali pong salita, God has entrusted yung importanteng bagay, importanteng work para sa mga remnant for the sake of world evangelization. Kaya ganun po ka-importante yung identity po natin. We are not just called children of God or remnants. We have to live, o kailangan po nating mamuhay inside those identity po. Hindi lang po nagtatapos yung buhay po natin. Ako ay anak ng Diyos, ako ay remnant. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, kailangan po nating mamuhay sa loob po ng identity po na yun. Tama po ba? Kasi we are called as Christ witnesses po. Pag sinabi pong we are Christ witnesses, yung mga taong nasa paligid po natin, they have to see yung evidences po na we are Christ witnesses. Tama po ba? Ibig sabihin po nun, kailangan po nating mamuhay sa loob po ng identity na pagiging anak ng Diyos at pagiging remnants. Kasi hindi po nagtatapos yung atin pong journey nung tayo po ay mga naging anak ng Diyos, tama po ba? Hindi po nagtapos yung journey po natin after we accepted Christ in our hearts. Ibig sabihin po nun, when we accepted Christ in our hearts and when we received this gospel, yun na po yung start ng journey po natin. Hindi po dun nagtapos yung journey po natin. Kaya nga po, ipinapanalangin ko po na sa pamamagitan po ng mensahe po na matatanggap po ninyo sa araw po na ito, naway tanggapin niyo po ang kasagutan na ma-enjoy ang inyo pong katauhan bilang mga tinawag ng Diyos na kanyang mga remnant. Amen po ba? And sa mensahe po natin, God's remnant. And katulad po ng sinabi ko po, kapag tinignan niyo po sa dictionary yung word na remnant, it has a negative explanation. Like, sabi kasing remnant doon, parang sa kumbaga sa isang buong tela,
yung nakalagay po dong definition, sa isang buong tela, parang yung remnant ay parang pirasong tela, yung hindi na nagagamit. Kumbaga, itong mga bagay na to, they are useful, pero itong remnant na to, kumbaga, parang useless na. So, ganun yung explanation sa dictionary. Pero, ano po yung pinaka, what's this po, yung blessing po na tinanggap po natin? Sa lahat po ng tinawag at pinili po ng Diyos, ang ibig sabihin po ng remnant, sa lahat ng tinawag, sa lahat ng mga pinili, sila po yung mga natira. Amen po ba? Sa lahat ng tinawag at pinili po ng Diyos, sila po yung natira. Yun po yung pinaka-importante. At this pandemic po, actually, ito po ay napakalaking oportunidad sa buhay pananampalataya po natin bilang mga anak ng Diyos. Do you agree po ba? Of course, meron pong mga, what's this po, problems, sufferings, or struggling po na nararanasan po natin during this pandemic, at marami pong worries na dumadating po sa atin. Pero kung titignan po natin kung yung absolute plan po ng Diyos, ito po ay napakalaking oportunidad sa buhay po natin bilang kanyang mga anak. Amen po ba? Kahit po, bakit po naging isang great opportunity yung pandemic po na to sa buhay po natin? Kasi nagkakaroon po tayo ng time to, ano po ba yun, na mag-depend po sa Panginoon. Ibig sabihin po noon, hindi lang nagkakaroon ng time. Nagkakaroon po tayo ng, what's this po? Ng alone time to experience na kasama po natin ang Panginoon, di po ba? And naniniwala po ako na ito pong pandemic, tinuruan po tayo nito na fully na mag-depend po sa Panginoon. And because we cannot depend to other people, tama? Natutunan po natin na kung siguro ito pong pandemic, actually po nung like nang nag-start pa lang po yung pandemic, marami na pong mga, yung nakikita kong mga, what's this po, nagkakalat sa Facebook, sa social media, na kapag tinignan daw natin, very, kung titignan natin sa isang banda, merong yung negative na naging resulta yung pandemic, pero kung titingnan natin sa isang banda, meron ding positive results. Katulad na lang na yung mga nag-improve yung, what's this, yung relationship and communication ng mga families. So, maraming mga, what's this po, maraming mga nagbigay ng mga opinions about sa nararanasan po nating pandemic. Pero, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong tumanggap po ng mabuting balita. What do we have to realize po during this pandemic na naranasan po natin? Bakit po ito great opportunity sa buhay nating mga anak ng Diyos? Kasi we understand po na kung dedependent lang po tayo sa sarili po nating kalakasan, kung dedependent lang po tayo sa sarili nating efforts, kung dedependent lang po tayo sa sarili nating ideas, we cannot overcome yung situation po na to, tama po ba? Pero tinuruan po tayo nito sa umagitan po ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Tinuruan po tayo nito na I can overcome everything when I am in the Lord. Amen po ba? Pero ano pong pinaka-importanting salita po dito? I can overcome everything when I am in the Lord. Pero, before pa po nating sabihin na I am in the Lord, God is already with us. Amen po ba? The Lord is already with us. Kaya nga po meron po tayong answer ng with Emmanuel and oneness po. Kaya ipinapanalangin ko po na mas makita po ninyo yung pagpapala na nakatago. Kasi pag sinabi pong nakatago, you have to discover. Tama po ba? Pero hindi po ibig sabihin noon na kailangan po nating kailangan po nating gugulin yung napakalaking oras po natin just to discover yung
blessing lang ng Panginoon. Ibig sabihin po ng hidden blessing, God wants you to experience His power and His word po. Kasi when we experience God's power and His word po, that's already blessing to us po. Amen po ba? That's the true blessing. Kaya nga po, marami man po tayong nararanasan pong problema during this pandemic. I know po, nandoon na po yung financial problem, what's this po, like family problem, iba't ibang klase po ng problema. But don't give up po. Bakit po? Because God gave you His true hope. At ang kanya pong tunay na kapayapaan ay walang iba po kundi si Kristo. When you feel you want to give up, you have to find yourself na nananalangin po sa Panginoon. You have to find yourself po na pinapanghawakan po yung pangako po ng Panginoon. Because that's only method for us po, di po ba? Wala na po tayong alam na ibang method, pero ang alam lang po nating method is to grapple the covenant of God. If I know yung iba't ibang klase po ng methods, kung alam ko po yung iba't ibang klase ng methods, siguro po, wala po ako dito at nagpipreach ko sa inyo ng gospel. But since wala akong alam na method except sa pag-hold ng covenant ni Christ, that's why nandito po ako. Kaya, it's all by God's grace po. According po sa scripture reading natin, kung ito po ay sa gawa po ng tao at magiging batayan ng gawa ng tao, hindi na po yun kagandahang loob ng Diyos. Hindi na po yun grace of God. Pero since ito po ay kagandahang loob ng Diyos at habag po ng Panginoon, kaya patuloy po nating na-overcome yung every situation po na ating naranasan. Amen po ba? Kaya, let's go to our intro po. So, alam niyo pong ibig sabihin ng remnant, di po ba? Kahit po it has a negative explanation po sa dictionary, pero we have to believe in God's word sa Bible, di po ba? And yung remnant daw po, they are chosen one, they are remained one, they are scattered one. Ito po yung tunay na identity po natin. We are chosen from the beginning. Pero hindi po tayong katulad ng mga Israelita. Ako lang yung pinili ng Diyos. And I just remember po na we have this one member. So before pa po siyang what's this po? Like, nag-start mag-simba. I just want you, gusto ko lang pong tawag po nito, ibahagi po sa inyo. And we have this one member po. And actually, itong member po na to, kasama ko po siya sa, what's this po, sa simula po ng pag-ministry po na namin dito sa church. And like suddenly, siya po ay nawala sa simbahan at hindi na po siya nakakapag-simba. And I remember na sinabi niya na, what's this? Na yung parang mensahe daw na tinatanggap namin ay parang, natin po ay parang katulad ng Iglesia ni Cristo. Dahil, kasi sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, pero yung ibang tao, mga anak ng Diablo. Yun po bang ibig sabihin po nun? I do not have, ano po bang tawag nun? Sama ng loob sa tao po na yun, no? Kapag alam po natin yung mabuting balita, mas makikita po natin yung spiritual na kadahilanan. Tama po ba? Pero, bakit po natin tinatawag yung sarili po natin ng mga anak na Diyos? Hindi po ba iyon ay pangako ng Panginoon? Sabi po sa John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. So opposite po. Opposite lang po yun. Kung sino ang hindi tumanggap at hindi po naniwala,
Ibig sabihin po nun, they are children of the devil. Di po ba? Ganun lang po kadali po yun. Pero bakit marami pong tao ang hindi po naiintindihan at hindi po naniniwala po dito? Dahil, because of the gospel. Ang mabuting balita po ay hindi nagmumula sa karunungan at mga ideologies po ng tao. Ang gospel po ay regalo po ng Diyos sa mga pinili po niya. Amen po ba? Ang gospel po ay ibinigay po ng Diyos sa mga tao na kanyang tinawag upang tumanggap ng kaligtasan. At kayo po yun, di po ba? Kaya nga po, ang ibig sabihin po ng remnant, we are chosen, we are remained, and remain one and scattered ones po. Kaya, ito po yung identity o katauhan na dapat po nating i-enjoy bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, ano po yung equivalent ng identity po natin ito? Blessing. When you enjoy your identity, you can enjoy yung blessing bilang anak ng Diyos. Ganun lang po yun. Kapag in-enjoy po natin yung identity, yung katauhan natin bilang mga anak ng Diyos, we can actually enjoy yung blessing ng pagiging anak ng Diyos. Di po ba? Kaya nga po, we have this fundamental blessing, yung seven blessing ng mga anak ng Diyos. Kahit anong confess natin, anak ako ng Diyos. Pero without enjoying yung blessing bilang mga anak ng Diyos, can we actually fully enjoy yung pagiging anak ng Diyos natin? Di po ba? We have identity, so we have to use our authority bilang anak ng Diyos. Kaya po, alam po natin na po sinabing remnant, chosen one, remain one, and scattered one. Pero bilang ating mga identity, sino daw po yung mga remnant po na ito? One who remain. Walang ID. Ang nananatili. Pag sinabi pong nananatili, one of ibinigay po sa ating method po ng Panginoon is to remain in His Word po. When we remain in Christ, when we remain in His Word, ano po yung pangako niya po? Sasagutin niya daw po ang ating mga panalangin. Ganun lang po kadali po yun. Pangalawa po, those who remained with ED form, ang mga nanatili. Di po ba? This is something po na nagko-connect-connect lang po. Kapag nag-remain po tayo sa salita ng Diyos at na-experience po natin yung answer inside of remaining in His Word po, hindi po ba mananatili tayo? Di po ba? Isa pong magandang halimbawa po yun. Kapag po, siguro po nasa instinct na po ng buhay po ng tao na kapag may isang bagay na makakapagbigay po ng benefits po sa kanya, makakapagbigay po sa kanya ng satisfaction, hindi po ba nananatili po siya sa isang tao na yon o sa bagay po na yon? So, ganun din po. When we remain in Christ's Word, ibig sabihin po nun, mananatili din po tayo, ma-experience po natin yung pananatili sa salita ng Diyos at sa kasagutan po na. Naunawaan po ba ninyo? Kaya po, this is not something po na tayo pong mga anak ng Diyos magagawa natin by our own strength. Pero lahat po ng ito ay nasaan po ba? Ang lahat po ng ito ay nasa pagpapala po ng Panginoon. Lahat po ng ito ay nasa kagandahang loob po ng Diyos. Pangatlo po, those who will remain. One who will remain po. Ang mga mananatili. Diba? And alam ko pong mahirap during this pandemic po na nakikita po natin na marami pong mga, even mga Christians po, maraming na sumusuko sa kanila pong pananampalataya. But yung mga sinabi po dito, those who will remain, yung mga mananatili po. Yung mga mananatili po, sila na po yung mga tao na na-experience na manatili sa salita po ng Diyos. Kaya nga po, until now, nandito pa rin po tayo, tumatanggap po ng salita po ng Diyos. Kasi we already receive yung answer na one who will remain. And four po, those who will leave behind, one who will leave behind po.
So, pag sinabi pong one who will leave behind your footsteps, your footprints po,